po sa ating lahat. Muli naman po kami ay narito sa ngalan po na salita ng Diyos. Ang Concepcion Bible Baptist Church ay sumasa inyo po sa ngayong umaga. Kami po ay nangangaral ng salita ng Diyos ng libre. Meron din po kami ibinibigay na mga babasahin na libre. Sapagkat libre po na aming natanggap ang Panginoong Hesukristo at libre rin po na aming ipapangaral sa inyo ngayong umaga dahil sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Sapagkat inibig ng Diyos ang buong sanlibutan at Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak ng Panginoong Hesukristo upang kahit na sino na sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon po sa banal na kasulatan, inibig po ng Panginoon ang buong sanlibutan. Ang taong makasalanan ay inibig ng Diyos. Bilang patunay na Kanyang pag-ibig at pagmamahal ay ibinigay po niya ang Kanyang bugtong na anak. Yan ay ang Panginoong Hesukristo. Sa ating po pagpapatuloy, nais po namin batiin ang ating minamahal na mayor, Mayor Andy Lacson, Vice Mayor Joey Baluyot, at ating pong minamahal na Barangay Captain Bienvenido Feliciano. Isang magandang umaga po. Ako po'y magbabasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, napakasarap po ng buhay ng tao na kasama ang Panginoon. Ang sabi po sa Matthew chapter 4, in verse number 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang tao po ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi ang tao ay nabubuhay rin sa salita ng Diyos. Ang lumalabas po, galing sa bibig ng ating Panginoon. Ang buhay po na ating tinatamasa ngayon ay galing sa Diyos. Ang lakas na ating ginagamit, mga kapatid, ay galing po sa ating Panginoon. Nawa bigyan po tayo ng Diyos ng kalakasan sa umagang ito, simula sa umagang ito hanggang takip siling na ating magagamit sa ating mga responsibilidad. Hayaan po ninyong ipanalangin ko po kayo ngayong umaga. Dakilang Diyos, Ama na may-ari ng aming buhay, kami po'y lumalapit ngayong umaga. Kasama ko, Panginoon, ang lahat ng mga nagtatrabaho, ang lahat na nagninegosyo, Panginoon, sa lugar na ito. Kasama po ng aming minamahal na Mayor, Vice Mayor, at aming minamahal na Barangay Captain, Panginoon. Kasama po ng lahat ng opisyal na lungsod na ito, ng bayan na ito, ay dumadalangin po ng inyong kalakasan sa araw na ito. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga businesses. Pagpalain po ninyo ang mga kaibigan naming tricycle drivers. I-bless ninyo, Panginoon, ang kanilang paggawa ngayong araw. Salamat sa buhay. Salamat po sa kalakasan na inyo'y pinagkaloob. Tunay nga na napakabuti ninyo, Panginoon. Tunay nga po na kayo'y matapat sa amin. I-bless po ninyo ang araw na ito, maging ang pangangaral ng inyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po bumabati kami ng magandang umaga. Kami po sa Concepcion Bible Baptist Church, sa ngalan ng aming senior pastor, Pastor Cyril Gananciel, ay bumabati po ng isang magandang umaga sa inyong lahat.
Bago tayo makinig ng salita ng Diyos, ay nais po namin katugan ng isang mensahe na galing po sa isang awitin. Pakinggan po ninyo ang mensahe ng awitin. Magbigay po ng inspirasyon sa ating buhay ngayong umagang ito. Salamat, Pastor Cyrenius Gananjal. Kami po ay nanggaling pa sa Negros at dahil sa request ng ating senior pastor, tayo po ay narito. Isa pong patunay na kami po ay narito upang ibahagi po sa inyo ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, mayroon lang po akong isang tanong ngayong umaga. Kumusta naman po ang ating buhay? Sa lahat po ng ating ginagawa, kumusta po ang buhay? Ang buhay ba ay naging routine na lang?
Ang sabi po ng salita ng Diyos nating binasa, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang na pisikal. Kundi ang tao po ay nabubuhay rin sa salita ng Diyos. Minsan dahil po sa ating mga gustuhan, tayo po ay gumagawa ng mga bagay upang mabuhay po tayo. Wala pong question doon. Alam po ba ninyo na ang Diyos kailanman ay hindi naniningil sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa atin? Wala ho na nag-utos sa Diyos na tayo ibigyan ng buhay ngayong araw na ito. Wala hong nag-utos sa ating Panginoon na bigyan tayo ng mabuting pangangatawan. Kailanman ay hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Patunay niya ng umagang ito. Dinalhan po kayo ng salita ng Panginoon. Sapagkat patunay na kayong minamahal ng Diyos. Ito lang po ang tanong, tayo po ay mamamatay, mga kapatid at kaibigan. Dahil sabi ng salita ng Diyos, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Kung darating po ang araw at oras na appointed ng Diyos sa atin, saan po pupunta ang ating kaluluwa? Ang sabi nga ng salita ng Diyos, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Meron pong dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay bumaba galing sa langit, ipinako sa cross, siya po'y namatay at nabuhay maguli para sa ating mga kasalanan. Dahil meron pong mahalagang bahagi ang iyong pagkatao. Meron kang katawan, meron kang kaluluwa, at meron kang espiritu. Pastor, ano ba itong katawan? Yan po ang inililibing sa tuwing ang tao ay mamamatay. Ang spirit na, yan po yung buhay na hiram natin sa Diyos. At yung pinakamahalaga at pinakamahal, yan po ang ating kaluluwa. Pag ang tao po'y namamatay, umaalis ang ating kaluluwa sa ating katawan. Kung hindi po nakatanggap sa ating Panginoon, yung kaluluwang yan ay pupunta sa impyerno. Marami na ho kaming nakausap na mga tao, ang sabi po nila, Pastor, hindi po ako natatakot mamatay. Dahil lahat naman tayo ay mamamatay. Ang sabi ng iba, hindi rin po ako natatakot, Pastor, sa impyerno. Dahil apoy lang yan. Magdadala ako ng ice doon, Pastor. Magbibenta ako ng ice. Ng yelo. Pero wala pong susubok na idein ang kanyang daliri sa apoy na lumalabas sa lighter kahit isang minuto. Alam po ninyo kung bakit? Dahil lahat ng tao ay natatakot po sa impyerno. Ang tanong ngayong umaga, kung darating sa iyo ang kamatayan o ikaw ay mamamatay, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Pag ikaw ay binawian ng buhay. Kung hindi mo alam kung saan pupunta, kaibigan, nangangailangan ka ng Panginoon. Nangangailangan ka ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat inibig ng Diyos ang buong sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na ang sino man sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan po ng ating kaluluwa, ang buhay na walang hanggan, ay makukuha lang ng bawat isa kung siya po ay tunay
nasasampalataya at tatanggap sa Panginoong Hesukristo. Walang reliyon na tagapagligtas. Walang reliyon na makapagliligtas sa iyo kundi si Jesus Christ. Kung siya ay tatanggapin mo. Kung naalala ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, sa cross, meron pong nakapako doon na isang makasalanan, magnanakaw. Nang sinabi niya sa Panginoong Hesukristo, Panginoon, alalahanin niyo po ako kung kayo po ay nandun na sa inyong kaharian. Wala na pong tsansa na ang taong yun ay mabautismohan at pumasok sa reliyon. Hanggang ngayon, ilang beses na po namin ulit-ulit na binabasa ang Bible. Walang Bible scholar na kakalam na reliyon ng magnanakaw na kasama ni Kristo sa cross. Pero ako po'y naniniwala dahil sinabi ng Panginoon doon sa magnanakaw na sumampalataya sa kanyang mga kasalanan, sumampalataya sa Panginoon. Ang sinabi ni Kristo sa kanya, ngayon din sa araw na ito, ay dadalhin kita at mga kasama kita sa paraiso. Kung ikaw ay magpakumbaba ngayong umaga, magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin ang Panginoon sa puso mo. Katulad naming makasalanan din, nabasahan ang buhay, sira ang buhay sa mundo, maliligtas ang iyong kaluluwa. Ano pang inaantay mo? Pwede mo ba tayong magpakumbaba at magsisi sa harapan ng Panginoon ngayong umaga? Gano'n ka nakalayo sa Diyos? Lumapit ka naman sa Panginoon? Bigyan mo naman ang panahon ng Diyos kahit isa-isang minuto, kaibigan. Maawa ka sa sarili mong kaluluwa. Ang buhay sa mundo ay hindi material lang. May Diyos, kapatid, na nagbibigay ng pag-asa. Magsisi ho tayo. Tumanggap ho tayo at manalig sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Sundin niyo po at gayahin ang panalangin na ito. Tanggapin natin si Kristo. Ano man ang inyong ginagawa, hindi man ninyo ipikit ang inyong mata, sundin niyo po ng totoo ang panalangin na ito sa puso ninyo. Tumawag tayo sa pangalan ng Diyos. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang Diyos po ay nakatingin sa inyong puso. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, gayahin po ninyo mga kaibigan, dakilang Diyos. Ako po ay kumikilala na ako'y makasalanan. Panginoon, nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso at isipan. Tinatanggap ko ang Panginoong Hesukristo, ang inyong bugtong na anak. Ipinako sa krus, namatay, inilibing at nabuhay maguli upang iligtas ako sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Panginoon, maawa po kayo sa aking kaluluwa. Darating po ang araw na ako'y mamamatay. Alalahanin niyo po ako, Panginoon. Iligtas niyo po ako. Sumasampalataya po ako sa inyo na kayo ang aking tagapagligtas. Ay sinugo ng Ama upang ipako sa cross at tubusin ang aking mga kasalanan. Sinasampalatayanan ko po kayo na nanalig po ako sa inyo
sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, kung tinanggap po ninyo ang Panginoong Jesucristo, ang sabi ng salita ng Diyos, He that believeth on the Son had everlasting life. But he that believeth not the Son shall not see life. John 3:36. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, kagaya ng magnanakaw na kasama ng Panginoon sa krus, hindi ka kakalimutan ng Panginoon sa araw na ikaw ay mamamatay. Hindi ka kakalimutan ng Diyos sapagkat ikaw ay nanalig sa Kanya. Kahit anong reliyon ay pwede pong maligtas ang inyong kaluluwa. Hindi nyo na kailangan lumipat sa bago na namang reliyon. Sapagkat ngayon po, sa buong mundo, meron ng 7,000 plus religion around the world. At walang kahit na isa na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. Ang Panginoong Jesucristo lamang. Siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Yan po ang inyong pagkatandaan. Magkaiba man ang ating reliyon, kung parehong Kristo ang ating tinanggap, pareho pong langit ang ating pupuntahan. Ang sabi ng salita ng Diyos, John 1:12, but as many as receive Him, to them give power to become the sons of God. Kayo pong tumanggap sa Panginoon, ay ginawa po tayong anak ng Diyos. Ako po na tumanggap ay ginawa rin, binigyan ng pagkakataon na maging anak niya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Tayo po ay naging magkapatid sa harapan ng Panginoon. Kaya anuman ang ating reliyon ay wala pong reason na tayo ay mag-compete sa bawat isa. Kung sino magaling, sino marami, sino maganda, sino ang pangit na reliyon. Wala po tayong dahilan. Dahil ang Diyos na tunay at totoo ay isa rin na ating sinasamba. At si Kristo ang ating Panginoong tagapagligtas. Sana ho, darating ang panahon na magkakaiba man ang ating denominasyon at reliyon, ay iisa ang ating layunin. Yan ay ipangaral ang totoong kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Hihilingin ko po ang aming senior pastor, Pastor Cyril Gananciel, sa ating pagpapatuloy. Salamat po. Nais ko munang-unang mag-alay ng panalangin para sa lahat upang tayo'y patnubayan ng Panginoon. Ang panalangin ito ay para sa lahat. Amang banal na kilang Diyos, aking dinudulog sa inyo ang lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na yung mga tricycle drivers na nandito. Kailangan ko, Panginoon, ang inyong pag-iingat sa bawat isang namamasada sa araw na ito. Dito sa bayan, hanggang sila'y uuwi sa baryo, Panginoon, hiniling ko ang inyong supernatural protection po sa kanila. Ingatan niyo sila na walang disgrace ang anumang mangyari. Sa lahat po ng mga nagtitinda, mga stores na naka-open na, dalangin ko po na bigyan niyo sila ng kalusugan ng pangangatawan at patuloy, Panginoon, ang kanilang pananalapi ay magiging magaan sa araw na ito. Dalangin ko na padaluyin ninyo ang mga mamimili sa kanilang lugar upang ang kanilang mga paninda ay mabili, Panginoon. Salamat sa mga nakikinig, sa mga hangad na makapakinig ng inyong mga salita kahit sa saglit na oras lamang. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain ninyo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya, ang kanila pong mga pinagkikitaan na sila po ay lalo pang manalig sa inyo
na kahit gaano man kaliit ang kanilang puhunan, ito po'y lumago. Patnubayan niyo kami, ang aming mahal na bayang Concepcion, ang aming pong palengke. Dalangin namin, O Diyos, na inyong patnubayan at lukuban ng inyong pagpapala. Ito po'y aking dalangin, in Jesus' name. Amen and amen. Ang Panginoon ay hangad ng ating buhay ay mapagaan at magiging maayos. Nais kong batiin, of course, ang lahat ng mga nakikinig, lalong-lana yung mga nakatayo lang dyan. Salamat po sa inyong pakikinig. This is our first time sa place na ito. Pero po, nandoon kami at the back ng mga nakarang araw dyan sa meat store. And we are praying na patuloy mangyari po ito. Ang aming pong ginagawa ay libreng pangalan ng salita ng Diyos. At ito po ay para sa lahat. Ang pangangaral pong ito ay, at ang mga babasahing aming binibigay ay libre po. Okay? Kung itanong ninyo saan kami, nandyan po kami sa Bible Baptist Church sa Little Baguio. Okay? Ngayon po, ang ministeryong ito ay pinanalangin po namin. At may mga ministeryo po kami po ay nananalangin kahit na sa mga bahay-bahay, because ang panalangin ay kailangan lahat ng tao. Okay? Ako po ay isang nung nakaraang linggo ay nagbigay ng sulat sa ating butihing Mayor Andy Lacson, which is my kumpare, at kanya pong tinanggap. At sabi ko, Mayor, bigyan niyo lang, ito lang ang iling ko. I will not ask you anything, but nahangad ko po na maipangaral lang ang salita ng Diyos sa ating mga kabalen. Ako po ay Bisaya. Hindi ho ako Kapampangan. Kaya hindi ako maka-fluently speak Kapampangan. Pero sinisikap ko po. Okay? Ganun din sa ang aking kaibigan si Vice Mayor, si Joey Baloyot. At of course, yung aming barrio captain dyan sa Little, dito po sa populasyon, si Barangay Captain Aurora Feliciano, mga at nakapagpaalam din po ako sa kanila. Ang salita ng Diyos kasi ay maybe hindi niyo ito mapakinggan sa iba, pero through this, mapakinggan ninyo na ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Maybe hindi kayo nagbabasa ng Biblia, pero ang salita ng Diyos ay para din po sa inyo. Kaya nililibre namin, pinapangaral namin libre para sa lahat. Dito po kami, ito'y naumpisa namin, at amin din po itong itutuloy-tuloy. Tomorrow morning, ganun din pong oras, nandito po kami. Ipangaral lang ng libre kahit sino po. Ay, kung nandyan kayo, pwede po kayo makinig. At kami po ay malugod na kung saan may papangaral ang salita ng Diyos. Nasabi kanina ng aking isang preacher, ng pastor, na lahat tayo ay darating na kukunin tayo o lilipas ang buhay natin, at nakatangsaan na sa Biblia na minsan itinakda sa tao ang mamatay. Pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Now, hindi ho natin may isa maasahan, at wala pong tao na magbabato dito sa lupa. Darating at darating sa atin ang kamatayan. At aming sinasabi lagi na hindi natin dadalhin ang tao sa reliyon, dahil wala mang reliyong makaligtas. Kami po ay Baptist, pero hindi namin sasabihin, pasok kayo sa Baptist para kayo maligtas. Dahil kailanman hindi kayo maliligtas ng Baptist. Kami po ganun, hindi rin. Kaya sabi ko, nang tagtanong kanina ang isang kaibigan niyan, ano kayong reliyon? Sabi ko, kami po, pagkakilan lang namin ay Bible Baptist. Pero kailanman ayaw namin dalhin kayo sa Baptist, mas gusto namin dalhin kayo sa langit. Papaano ba, Pastor, ang pagpunta sa langit? Napakaliwanag at napakadali. Ang sabi sa Juan 14:6, ako ang daan, sabi ni Kristo, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makapunta sa Ama at makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang kaligtasan ko ay hangad ng Diyos, mapasa inyo. Kasi po napasa amin. Kailan ka ba, Pastor, nakatiyak na paikay na matay, punta kang langit? November 14, 1980.
nang ako po'y nakarinig din na ganitong pangangaral at aking tinanggap at dinalangin sa puso ko kung paano ako makatiyak pupunta langit at ang nagbigay ng katiyakan sa akin ay walang iba kundi ang Panginoon ayon sa kanyang mga salita. Tinanggap ko ang Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas at mula noon hanggang ngayon sigurado ako na ako'y tutungo sa langit dahil kailanman hindi ako niligtas ng sarili kong katuweran, hindi ako niligtas ng sarili kong pamamaraan, niligtas ako sa pamamagitan ng paraan ng Diyos ayon sa kanyang mga salita. Ang kanyang mga salita ay nagsabi na kung ikay Romans 10:9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. At ginawa ko ho yan. Tinanggap ko ang Panginoon. I have prayed the sinner's prayer. Ano ba ang sinner's prayer? A. Una, accept mo na ikay makasalanan. Sino bang tao na hindi makasalanan dito? Lahat tayo po makasalanan. B. You must believe that Jesus Christ died on the cross for your sins and none else. Ginawa ko rin ho yan. And C. Sabi niya, confess. Anong iko-confess ko? Iko-confess ko na ako'y sinners. Sinners ako. Because nakasaad din sa Bible na lahat ng tao ay makasalanan. Maamin na mahal, wala ka nang kailangan gawin para po pumuntang impyerno. Dahil ang makasalanan ng tao, talagang pupunta na doon. Pero ang kagandahan ay ito. Ang Diyos gumawa na ng paraan para ang tao ay hindi pupuntang impyerno, kundi pupuntang langit. Ano? Isinugo niya na ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At nangyari ho yan sa akin. Experience po namin yan. Nano, ang katiyakan ng kaligtasan ay ngayon. Dahil ngayon ang araw ng kaligtasan. The moment na marinig mo ang pangangaral ng salita ng Diyos at tanggapin mo sa Kristo Jesus sa iyong puso na siya'y binuhay mo kuloy ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas, sabi ng Panginoon. Gawin natin yung ABCs. Accept the Lord Jesus Christ, believe in thine heart, and confess. Pwede bang gawin natin yan sa isang saglit lang? Okay? Sige. Sundin niyo ito. This is sinner's prayer according to the Bible. Ano yung sinner's prayer? Kailangan gawin natin yung ABC. Sunod po kayo sa panalangin. Sa puso lang. Kahit hindi po kayo nakapikit. Okay? Follow the sinner's prayer. Ito din ho ang aking ginawa. Follow the sinner's prayer. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Tinatanggap ko na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Nanampalataya ako na ikaw lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw ay pumasok sa aking puso. Pagkaloob niyo po sa akin ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito'y aking hinihiling at tinadalangin. Amen. Ang ating Panginoon ay Panginoon ng katiyakan. Siya po'y nagbibigay ng kasiguraduhan. At ang kasiguraduhan na yan ay matagpuan lang sa Kanya. Hindi po ako bilang pastor. Hindi ko po pangarap magpastor dito sa bayan ng Concepcion eh. Kasi hindi ko naman po ito alam na lugar. Pero dito po ako dinala ng Diyos. At ako po'y nagpapasalamat sa privilege. Kahit na ako po, aligin ko po kapangpangan, pero magpasalamat po kung Ginoo. Mga kabalen, mga minamahal kong kababayan, kayo po ay mahal ng Diyos. Kaya siya ay nagsugo ng isang mga ngaral, ng mga maraming mga ngaral para maibahagi ko sa inyo. Nawa patuloy na kayo ay gabayin ng Diyos at grateful ako sa lahat ng mga nakikinig. Asahan niyo po, patuloy kaming mga ngaral dito. Marami pa po kaming mga ituturo at isishare sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. And God bless you all.
At ito po ang pang-closing. Okay? Sige, para lipat tayo doon sa kabila. Huwag niyong kakalimutan ito. Mayroon po kaming mga gustong i-plug in. Maraming salamat po. Within our services, gusto lang kami maglingkod sa inyo, mga kaibigan. Ang ating pong simbahan ay nag-extend ng services sa inyo. Kung mayroon sa inyo na gusto niyong ipanalangin ang inyong pamilya, mag-text lang ho kayo, tumawag sa number na ito. Libre po yan, mga kapatid. Darating din po ang panahon na meron isa sa ating mga minamahal sa buhay ay mauuna po sa atin sa kabilang buhay. We extend our services, funeral service, libre po, hindi tayo nagpapabayad. Dahil tayo po ay naniniwala na tunay na pag-ibig ay walang bayad. Hindi po nagpapabayad ang tunay na pagmamahal. Kung mayroon pong pupuha ng exam, bar exam, licensure exam, tumutulong din po tayo sa pananalangin. Naniniwala po tayo na ang Panginoon ay gumagawa pa rin ng mirakulo. Meron po magta-travel, long distance travel, gusto po ninyong ipanalangin ang safety, huwag po kayong mahiyang mag-text sa number na ito. 0916-71-28-364 0916-71-28-364 Sa ating pong globe, yan po ating number. Sa San naman po, 0922-83-02-701 0922-83-02-701 Muli po, ito ang Concepcion Bible Baptist Church. Sa pangalan po na aming senior pastor, Pastor Cyril Gananjal, bumabati po kami ulit ng isang mapagpalang umaga. Ang Panginoon po ay sumainyo sa araw na ito. Marami pong salamat sa inyong pagkikinig. Tayo po'y pagpalain ng ating Panginoon. Salamat po. Maraming salamat. Okay? Extending po yan. Libre po ang mga services na yan. Pwede kaming mag-pray sa inyo, sa amin, sa inyong mga bahay. I-text nyo lang kami. Pwede kaming mag-extend ng funeral services sa inyo kung wala kayong, walang manalangin para sa inyo sa time na yan. We will encourage you. Mayroon pwede po na, halimbawa, may mga anak kayo, may mga burden kayo. Text nyo lang kami, Pastor, pwede bang ipag-pray nyo ito? Ang aking anak, I will go abroad, or may mahal ko sa buhay, will go abroad. Ipanalangin nyo po. Ginagawa ko namin yan, marami na kayong pinanalangin. In fact, may appointment ako alas 3. Yung babae doon sa likod, sabi niya, Pastor, doon sa prinsing at sa namin, pwede bang pumunta kayo ng bahay? Ipanalangin nyo ang aking pamilya. Sabi ko, sige, pupunta po kami. Sabihin nyo sa amin kung anong oras ang availability nyo, we will pray for. Sabi niya, nagtitinda ako hanggang alas 12. Ngayon, Pastor, alas 3, malyari kayo. Sabi ko, oh, okay, punta kami. Okay? At marami pa po. So, anuman ang kailangan ninyo spiritually, okay, just text some numbers na yan, mga number ko po yan, at kayo po ay ibibigyan namin ng service. Libre, free. Okay? At marami pa po, mayroong yung ating municipal engineer dyan, pupunta ako mamayang hapon sa kanya. Sabi niya kasi, Pastor, mayroon akong pinaplanong project. Nandyan na lahat. Pero isang buwan na wala pa, hindi pa kuno-confirm ng may-ari. Sabi ko, sige, engineer, pag-pray kita dito. Punta ka sa bahay, sabi niya sa akin. Sige, pupuntahan kita doon sa Santo Niño. At sabi ko, I will pray for you.
para ang project na yan ay makukuha mo. So, na marami po, maraming mga concerns, and we offer prayer free and service free para sa kanino man na hangad nilang magabayan. Iba kasi pa nagpe-pray sa'yo eh. Medyo mapanatag ka loob eh, pag ikaw ay panalangin. Okay? Maraming salamat po at sa bukas ulit para sa dito sa lugar na ito. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay? Thank you po. Narita na. Sa ganyan ay gumabati po kami ng isang kapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami ulit sa umaga ito upang dalhin po sa inyo ang salita ng Diyos na libre upang magkaroon mo tayo ng motivation ngayong araw, magkaroon mo tayo ng pananalangin sa umaga nito. Nais ko panghilingin ang aming senior pastor na ipanalangin mo kayo ngayong umaga. Sir, sa'yo din ganun siya. Panalangin po tayo. Magandang umaga ulit sa lahat ng mga nagtitinda natin sa pamangke at sa lahat po ng mga mamimili. Amang banal, dakilang Diyos, akin po inipunod sa inyo ang inyong pagpala sa lahat po ng mga stall, sa lahat po ng mga nagtitinda, Panginoon. Dalangin ko ang inyong magabay at panguna sa bawat isa. Tulungan po ninyo na magiging ang araw na ito ay magiging isang magulang araw para po sa kanilang lahat. Yung mga nagtitinda ng mga bangos, ng mga isda, dalangin ko po na pagpalain. Bigyan nyo na maraming customers ngayong araw na ito. Nagtitinda ng manok, nagtitinda ng baboy, nagtitinda ng mga pansit, lahat po ng mga paninda, Panginoon. Dalangin ko na i-bless nyo po ang kanilang pamumuhay sa araw na ito. Kayo po, Panginoon, ang siyang mag-touch at mag-lead sa mga taong customers nila na pumuntak po sa kanila at bumili ng mga pangangailangan nila sa araw-araw na pagkain. Dalangin ko rin ang malusog na pangangatawan para sa bawat isa. Dalangin ko ang inyong pagbigay ng good health at Panginoon, patuloy na sila ay mailapit sa inyo. Dahil pag kayo ang kapartner ng aming buhay, ng aming business, kami po'y naniniwala na pag kayo ang partner namin, ang business namin ay kailanman hindi malulugi, kundi lagi kayo, Panginoon, ang siyang magpadaloy ng inyong pagpapala sa bawat isa. Iniklaim ko, Panginoon, na ang araw nito muli, ang inyong supernatural blessing, ang inyong supernatural protection, ang inyong supernatural preservation sa kabuhayan ng bawat isa at ng kanilang pamilya ay inyo pong gagawin. Salamat o Diyos, lahat ng ito ay hindi namin kaya gawin. Inatalin nyo ang bawat isa dahil ito po ay inyong magagawa in favor to us. Bless all the businesses today. For this all I pray in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po. Tuloy lang ninyo ang inyong pag-alaw, tuloy lang po ang pamimili, tuloy lang po ang pagtitinda. Hayaan mo ninyo magbabahagi kami sa inyo ng ilang mga salita ng Diyos mula sa Biblia. At kami po'y naniniwala na kabukas lang ang inyong isipan, puso, ganyan. At kaya ako'y naniniwala na may pagpapala kayong tatanggapin muli sa espiritual sa araw na ito. Bakit po? Kasi nakasaad sa Biblia na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang mga salita. Yan po'y nakasaad sa Matthew 4, versikulo 4. At dyan po natin nababalansi ang buhay. Balansi po ang buhay. Balansi ang provision ni God. Hindi lang tayo pinaprovide sa physical, pinaprovide din tayo sa spiritual. Maybe ang inyong mga business para sa physical, ang amin naman pong business para sa spiritual. Kaya po, magpalang umaga muli sa inyong lahat. Okay? And some preacher natin mag-share something ngayong umaga para sa inyo. Okay?
Okay, maraming salamat. Pastor Cyril Rodriguez. Nais ko pong basahin, mga minamahal, bago tayo makinig sa isang mensahe na magmumula sa isang awitin. Nais ko pong basahin sa inyo ang Psalm chapter 1. Alam ko po na ang gusto natin ay magkaroon ng successful business, successful life, successful na buhay. Ganito ba ang sinabi ng salita ng Diyos? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. At alayin po ang Panginoon ng ating mga salita. Nais ko magandot sa inyo na minsahe na magmumula po sa isang awitin bago tayo magpatuloy sa mga awitin. Some folks may say, who is this Jesus you talk about every day? He is my Savior. He set me free. Now listen while I tell you what he meant to me. He is my everything. He is my own. He is my everything, both great and small. He gave his life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Now Bobo sees Ambalana Tungo kay Jesus. Kung sino raw ba siya, tunay bang nais mong malaman, makinig kang maigin, isasaysay siyang lahat sa buhay ko. Sa parang sandali kanda ko, naghandog ng buhay para sa akin. O siya'y siyang lahat-lahat sa buhay ko. Sa tanang sandali tanandat ko at pangalaman
Okay, maraming salamat. Ibigay po ng ating senior pastor, Pastor Salim Lachal, Pastor Concepcion Bible Baptist Church. Pinasalamatan po unang-una ang ating magiging mayor who have given me the privilege and panintulog na makapag-share ang salita ng Diyos dito po sa ating bayan. Of course, ang ating vice mayor, walang iba kundi si Joel Baloy, at of course yung ating mahal na barrio kapitan, walang iba kundi si Captain Kapitan Feliciano na nagbigay ng napakagandang acceptance. Sabi ko, ito lang naman literally na pangaral. Okay? Ngayong umaga po, nais kong talakayin ang isa sa napaka-importanteng bagay na kung saan haharapin natin lahat. Ayaw mat sa gusto, itong bagay na ito ay ating haharapin lahat. Hindi lang natin alam kung kailan darating. Pero dapat, mas handa tayo. Ito'y tungkol sa kamatayan. Maraming tao, ang view ng kamatayan ay iba't iba. Pero ang sabi ng Bible, minsan itinakda na sa tao. Ibig sabihin, darating at darating yan. Hindi lang natin alam kung kailan. Hebrews 9:27 sabi, minsan itinakda sa tao ang mamatay. Meaning, appointment na yan. But after this, the judgment. Now, anong kamatayan yan? In the Bible, may dalawang klaseng kamatayan. Awag nila nito, tawag ng Bible is physical death at saka spiritual death. Ano yung physical death? Ang tao ay komposisyon ng tatlo. Okay? Katawan, kaluluwa, at saka espiritu. Okay? Ngayon, pag namatay ka physically, ang death ay, ang ibig sabihin ay separation. Maghihiwalay. Paghihiwalay ng ano? Ang physical death ay ito. Ang physical death ay paghihiwalay ng kaluluwa at saka katawan. Ang katawan, babalik sa lupa, ang kaluluwa, depende kung saan dapat pupunta. Sabi ng Panginoon, ang pupuntahan ng kaluluwa ay dalawa. According to the Bible, hindi according to religion. Ang pupuntahan ng kaluluwa ng tao ay walang iba. Pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ang sabi ng Bible, to be absent from this body, as Apostle Paul said, is to be present with the Lord. Kaya may kasiguraduhan. Ngayon, ang hindi naman tumanggap sa Panginoon o hindi nakatiyak ng kanyang kaligtasan, pupunta siya ng impyerno. Sabi ng isang tao sa akin, Pastor, hindi ako naniniwala dyan. Bakit po? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Po, mga minamahal kong mga nagumagawa at nagtitinda, tandaan niyo po ito. Ang Diyos ay hindi ilang pag-ibig. Ang Diyos din naman ay just. Siya din po ay righteous. Siya din po ay judge. Okay? Therefore, mga minamahal, kung ang Diyos ay judge, ay righteous, fair siya sa lahat. Minahal niya na ang buong sanlibutan, in-offer lahat ang kaligtasan. Pag in-offer sa iyo ang kaligtasan, nasa sa iyo kung tanggapin mo o yung i-reject. Pag iyong i-reject, hindi mo makanta ng kaligtasan ibinibigay ng Diyos na libre. Kanino choice yun? It's your choice. Nabibigay kami ng babasahin pero hindi namin libre din po yan. Hindi namin yan ipinipilit sa tao. Kung tatanggapin mo, salamat. Kung hindi mo tatanggapin, salamat pa rin. Why? Because we respect every religion or every belief. Pero ito po'y aming responsibilidad. Nakasaad kasi sa Bible, that the apostles, even the Lord Jesus Christ, made a public ministry, preaching and teaching in the highways and in the byways. At yan din po ay aming ginagawa. Pero hindi po kami nanghihingi. Kasi may mga iba po kasi nanghihingi.
We don't like that and we don't do that. Ang ministry pong ito ay gawa po at suportado ng aming simbahan. Okay? Now, ang death ay separation. Physical death is the separation of the body and soul. Okay? At pero mayroon pang isang death na importanteng kailangan at upagi ng tao. At alamin, yan ay kinatawag ng spiritual death. Ano yung spiritual death? The separation of the soul and God. God is in heaven. Ang tao ay hindi pumunta langit. Napapunta doon sa impyerno. Na which is ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na sino man ay mapahamak. Nakasaad din sa Bible. Sa Bible yan. Kaya ino-offer niya ang repentance to everybody, regardless of religion. Mga minamahal, offer yan para din sa inyo. Nai-offer din sa atin yan. Kaya po kami nagpapasalamat na kami nakakilala sa Panginoon. Hindi mo namin kayo dadalhin sa aming reliyon. Nangangaral mo kami, dadalhin namin kayo sa langit. Sabi nga nila, bakit po? Nakakatiyak ba kayo? Now, alam niyo po, sabi ng Bible, pag ang bulag, mag-aakay ng bulag, pareho kayo mahulog sa panin. Opo. What is the use ng mga ngaral kami kung hindi namin alam? Hindi namin tiyak na pag kami babawian ng buhay, pupunta kami ng langit. Sino ang nagtitiyak yan? Ang Panginoon po. Nakasulat na sa Bible. Saya, these things, 1 John chapter 5, verse number 13. Ang sabi ng, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Kaya ako po nasasabi dahil na-experiensyahan ko. Gusto niyo ma-experiensyahan? ABCs of salvation ay ito. Ang una ay ito. Una, you must accept that you are a sinner. Sabi ng Bible, Romans 5:24, all have sinned and come short of the glory of God. Deklarado na po lahat tayo makasalanan. Kasali din po kami dyan. Pero dalawang klase makasalanan. Ang isa ay pinatawad na, ang isa ay hindi pa. Maybe kami belong sa pinatawad. Pero if you want the forgiveness of God, ang offer lang po ay kailangan tanggapin mo. Sabi nga, binigyan ka ng regalo. Pag ako bibigyan ng regalo dito, kailanman pag aking tinanggihan, hindi pa sa akin kahit na regalo para sa akin. Tama? Tama ba? Halimbawa si Manang, yung kanyang dilapya, bibigyan niya po ng kanyang paninggan ito. Pastor, regalo po sa'yo. Pero kung hindi ko tatanggapin, kahit na akin yan, ibinibigay sa akin, hindi pa sa akin. Ganun din po yung kaligtasan. Ino-offer ng Diyos sa lahat ng tao. Parang kwento ng isang bata. Hatong siya'y nagpapagupit. Sabi ng barbero sa kanya, bata, hindi ako naniniwala na may Diyos. Bakit po, barbero? Kasi kung may Diyos, bakit lahat maraming masasama? Sabi naman ng bata, ganun mo ba? Alam mo, barbero, hindi ako naniniwala may barbero. Bakit hindi ka naniniwala? Kasi kung may barbero, bakit ang daming mahabang buhok? Alam mo bata, sabi ng barbero, kaya maraming mahabang buhok. Kasi ayaw nilang magpagupit. Sabi ng bata, alam niyo po barbero, bakit maraming masasama? Kasi ayaw nila magiging matuwid at tanggapin ang kaligtasan na ibinibigay ni Lord. Kaya ang kaligtasan ay para sa lahat, pero hindi po lahat ay maligtas. Kasi kung i-reject nyo ang in-offer ng Diyos na libreng kaligtasan, buhay na walang hanggan, na matagpuan lamang kay Kristo Jesus, hindi mapapasa inyo. Remember, walang religion kaming in-offer. Salamat sa mga kabaptisan na nandyan at mga born again na nandyan. Pero tandaan niyo po, hindi natin ino-offer ang reliyon natin. Ino-offer natin ang kaligtasan na nakamtanggi natin minsan. At yan din ho ang aming ino-offer sa inyo. Paano pastor makamtan yan? Sabi ng Bible, sundin mo lang yung napakadali. A, B, C ng salvation. Ano yung A? Accept that you are a sinner. B,
believe that Jesus Christ died on the cross for your sin. And si confess your sin. Ito po yung sinner's prayer. Pag sinundan niyo ito, ipapagkaloob sa inyo ang kaligtasan. Hindi ho ako nagliligtas eh. Nagpapangaral lang ho ako. Pero isang araw narinig ko rin at sinundan ko. Ano yung sinner's prayer? Sundan niyo lang ho ito. Kahit umagalaw kayo dyan, nagtatrabaho kayo dyan, tuloy lang yan. Pero sundan niyo sa isip niyo at sa puso niyo ang sinner's prayer na ito. Na minsan mo lang ipapanalangin, makamtan mo ang kaligtasan. Kasi ang nangako Diyos, hindi siya pwede magsinungaling. Okay? Follow me in the sinner's prayer. Panginoong Jesus, in your mind and in your heart. Panginoong Jesus, taos puso akong nanampalataya at tinatanggap ko na ako'y makasalanan. Di ko kaya niligtas ang aking sarili. Sa oras na ito, Panginoon, sinasampalatayanan ko na kayo namatay sa cross, nagbuhos ng kanyang dugo, ng inyong dugo, para sa aking mga kasalanan. Panginoon, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas sa umagang ito. Pumasok ka sa aking puso, ibigay mo sa akin ang buhay na walang hanggan, at kayo ang maghari sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito'y aking hiniling at nadalangin. Amen and amen. Ginawa ko rin ho yan, November 14, 1980. May sarili na ho akong reliyon. Pero nang tinanong ako ng pastor, pag ikay namatay, tsak ka ba pupuntang langit? Ikaw, ang kaluluwa mo, sabi ko, hindi ko pastor. Kung may paraan na matiyak, ikaw ba ay gagawa at susunod? At siyempre ha, bakit? Gusto ko pumuntang langit eh. Paano ba pastor? Ganito ang iyong gagawin. Tanggapin mo makasalanan ka. Kung ginawa ko ninyo ngayon yan, nako, ayos na yan. Ano pa? Biliban mo na si Kristo Jesus lamang ang namatay sa cross para sa'yo. Wala kang papasukang reliyon dyan. Wala namang reliyon. Kahit na baptist po, hindi makamigta sa inyo. Bakit po? Ang baptist kailanman hindi napako sa cross. Walang reliyon na napako sa cross. Si Kristo lang. Okay? And then, ang sabi niya, kung iyong tanggapin sa puso mo, eh, tinanggap ko eh. Kaya sabi ng Bible, Romans 10:9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kaya sabi ko pang bibigyan. Mula nang pinanalangin ko yung sinner's prayer na yan hanggang ngayon, alam ko pag dumating ang kamatayan, langit ako. Dahil ang nangako, Diyos. Hindi reliyon. Okay? Yan din ho ang ino-offer namin sa inyo. So, ano? Okay. Hindi ho ako libre sa physical death. Darating ang oras, kung di pa darating ang Panginoon, ako din ho ay mamamatay. Pero tandaan niyo po ito. Libre na ako sa second death. Bakit po? Kailanman, pag nabawian ako ng buhay physically, ha? Ang kaluluwa ko at ang Panginoon magsama doon sa kanyang kaharian. Why? Because nangako ang Diyos at ang pangakong iyan ay hindi pwedeng kanyang babalihin. Maraming salamat po. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. At po, kung mayroon kayong nais malaman, we are open po. Mayroon kami mga services na libre na i-offer sa inyo. Okay, what are those services? Okay, ibibigay ko sa inyo yung aking cellphone number. Ibibigay ko sa inyo. If you want prayer, ako, mayroon po kaming prayer. Kung kayo ay namatayan, willing po kami mag-offer ng funeral service libre. Kung kayo po ay may mga pangarap, halimbawa mga mahal sa buhay, gustong go up, going abroad. Kung mga by businesses kayo o may lupa kayo, bago kayo po magtanim, ay ipanalangin, libre din po, pwede kayong pumunta sa lugar ninyo at ipag-pray kayo. In fact, ako mayroong isang matanda doon at diba, sa niya, pastor, pwede ba mamayang alas 3, punta ka sa bahay ko. Bakit po? Ipag-pray mo ang pamilya ko. At sabi ko si nanay, pupunta po kami, libre po yan. Okay? Kung mayroong birthday, kung mayroong kasal po eh. Okay? Pwede ako magkasal. Bakit? May lisensya ako magkasal eh. Ha? Libre po yan. Ha? Sa baptist libre? Oo. Bakit po? Kasi ang salita ng Diyos talagang libre yan. Hindi yan pinapabayaran. Okay?
Nag-o-offer din po kami ng mga Bible studies ganyan kung gusto ninyo. Nasa sa inyo po yan. Okay, hindi naman kami pumunta sa bahay ninyo na wala kayong offer at hindi ko kami aanyayahan. Okay, nag-o-offer kami ng maraming bagay po na libre when it comes to spiritual. So, pagpalain kayo ng Diyos at yan, ibigay ko ang cellphone number ko at bahala. Then we will close and pray. Sige. Okay, maraming po salamat muli. Ibibigay po natin ang ating contact number. Kung mayroon pong nakakailangan ng spiritual counseling. Ano po ang spiritual counseling? May problema ka sa buhay mo. Hindi mo alam ang gagawin. Patong-patong. Sobrang bigat. Sobrang hindi mo na maintindihan kung ano ang gagawin mo. Yung iba po nag-decision. Mag-bibitake, magpapakamatay. Dahil hindi na kayanan ng isip ang problema. Hindi po. Wala tayong karapatan na kunin ang buhay na hindi sa atin. Diyos lang ang may karapatan na bumawi sa buhay na pinahirang sa inyo. Huwag kang susuko, ang mundo nito ay punong-puno ng pinatik, punong-puno ng pagsubok. Pero mayroon pong Diyos na nagmamahal sa atin. Kailangan ng spiritual counsel, ino-offer din po namin libre. Mag-text lang po kayo, tumawag, at mag-contact po kayo sa number na ito. Sa globe, ito po ang ating contact number. 0916-712-8364. 0916-712-8364. At sa SAN naman, ito po ang ating contact number para sa SAN. 0922-83-02-701. 0922-83-02-701. Nirerespeto namin lahat ng reliyon. At nagpapasalamat po kami na tayo po ay may mga reliyon. Wala po masamang reliyon, lahat po yan mabuti. Dahil nagtuturo po sa tao na manalig at sumampalataya sa Diyos. Pero ang pagre-reliyon, ang paglilikod, ang pangangalan ng salita ng Diyos ay hindi po kompetisyon. Hindi po kompetisyon. Ito po ay pagmamahal at pag-ibig. Dumadarating po ang panahon na kahit magkaiba ang ating denominasyon at reliyon, nagkakaisa ho tayo sa panalangin. Nagkakaisa ho tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Mananalangin po ako sa ating pag-close. Amang banal at bilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat for this great opportunity that you have given us to be a part of this great ministry. Salamat, Panginoon, na binigyan po ninyo kami ng pagkakataong muli. In fact, wala po kahit na isa sa amin na nakakasiguro na bukas kami ay mabubuhay pa. And we thank you, O God, for this great grace that you have given us today. Gagamitin mo namin ang aming buhay sa araw na ito na may pagpapasalamat para po sa aming mga mahal sa buhay, para sa mga anak na inyong ipinagkaloob, sa pamilya, Panginoon, ay kung pinagkaloob, mamahalin din namin sila. Itataguyod. At mag-provide po kami para sa kanila. Magpapasalamat po kami sa inyong patutunan. We give up all the glory, all our praise in Jesus' mighty name. Amen. Sa muli po, ito po ang Concepcion Bible Baptist Church sa pangunguna po ni Pastor Simon Menachan ang inyong kapatid po. Maraming salamat. Tuloy po sa buhay. Tuloy po sa hangin ng buhay. Huwag pong susuko. May Diyos na handang tumulong sa atin lahat. Maraming salamat. Thank you.
Amen. Maraming salamat po sa pagkakataon sa pagkakakinig. Maraming salamat po. Asahan po ninyo, lagi kami mananaral po dito. At ang pananaral po ang Panginoon na maitataas. Walang iba. Salamat po. Tuloy ang inyong business. We declare blessing to all the businesses that are hearing ngayong umagang ito. Bukas po mabalik din po kami. Iba na naman ang isi-share namin sa inyo. Pero mula lahat sa salita ng Diyos. Maraming maraming salamat at palain kayo ng ating Panginoon sa buong araw na ito. God bless.